guys, dito ako sa bahay namin upang mag-vlog o magkwento tungkol sa aking na-receive ngayong December 16, 2019, and so bagong haircut ako and ako ay kalbo. And then sinishare ko na dumating sa pagkakataon na hindi ko inaasahan na magkakaroon ako ng bag galing kay mama, sa nanay ko, and bag galing sa kakalala kong mag-junk shop, and gamit na kung saan dapat ako magtatrabaho sa kanila pero hindi natuloy dahil dapat ako mag-aalaga nung matanda. Nagkataon naman na nakapag-alaga na ako doon sa Lucena. And then share ko lang yung mga na-receive ko ngayon, mga blessing na rin. Kahit ganito siya, malaking tulong sa akin dahil yung mga gamit ko, yung mga drum ko, mga drums ko na lagayin ko ng gamit, bibenta ko siya dahil nga nag-marikondo ko, nag-dawas ako ng gamit, and then binablog ko yung mga gamit ko. So, nagkaroon na naman ako ng panibago, and blessing din to kasi siguro doon ko nilagay yung mga books ko, and anytime na lumipat man ako ng bahay o magsasarili ako, hindi na ako mahihirapan kasi may bag ako na organize siya na gagamitin ko siya. And thank you dun sa mga nagbigay and nakaalala sa akin. Siyempre kahit ngayong Pasko, malapit ng Pasko, ilang days na magpapasko na, hindi maiwasan na kahit mayamang ka, bawa may anak ka, mabigyan mo lang ng simpleng mga gift, kahit 20 pesos. So, malaking bagay yun sa tao. Kasi ibig sabihin yung tao, nag-effort siya, nagbigay siya ng time, kahit ganun lang yung regalo, ay naalala pa rin yung tao kahit na mayamang ka na, pero nakapagbigay ka ng isang bagay na hindi mo inaasahan sa taong yun, blessing yun. And ibig sabihin, mahalaga yung taong binigyan mo ng regalo, nag-effort ka. So ito, masasabi ko na special din ako dahil binigyan nila ako ng mga gato, kaya alam ko karapat dapat maging sa akin. And then pasalamat ako din, ito siya. So ayan, binigyan ako ng bag na ito, pang camera to eh. So, ayan, buksan ko. Lagayan ko to sa charger, kaya pang gupit ko ng buhok. And then, binigyan ako nung may-ari, na kung saan ako magkatrabaho bilang tagapag-alaga ng matanda. And hindi siya natuloy. So, ito, Sony. Nga ba? So, ano yun? So, buksan natin. Maganda pa siya kahit medyo gamit na ano na. Kasi yung, ano, iba kasi pag ano eh. Pag, kaya, buksan natin itong ano. Ayan, yung bulsa. Ayan, buksan natin. Tapos na pa. Na tayong alalay, buksan natin. Magandang zipper. Ganda loob. So, hindi ko siya mabuksan kasi hawak ko yung camera ko. Pag-ibig tayo. Ayan. Hindi ko mabuksan eh. Ayan. Kakamain lang lang. Tula ko na ako. Hindi mo buksan. Ayan. Ayan. So, ayan siya. Ayan. So, maganda. Maganda loob, oh. Ayan. Pwede sa kabila. So, ayan. Yung labas. Ayan. Tapos ito. Lalim. Likod. So, malalagyan ko siya ng gamit. And, yun nga pala guys. Pwede ko iligay dito yung mga yung wire, extension, kasi cellphone, charger, cable, susi. Saka, bumili nga pala ako dahil kumita ako. Dahil nagkaroon ako ng pera, bumili ako ng hair clipper. So, 265 siya, and ito siya. So, magagamit ko siya. Magagamit ko ito. Sabi magagamit ko na, tapos tingnan ito dahil may mga buhok na rin siya. And ito yung mga guide niya. Suklay. Tapos ito yung mga guide. Ayan. So, makapagupit na ako ng buhok ni Kuryente. Ayan. So, 9 watts lang siya. Okay siya. So, ang malalagay ko dito, magagamit na ito ay dito ko siya ilalagay. Maganda na yung bag. And, yun pa. Magagamit ko siya pang hanap buhay. So, ito naman, bag na ito, ay bigay sa akin ni mama. Gift niya sa akin dahil binigyan niya ako ng gift. Wala naman ako may balik sa kanyang gift. And then, ito yung natanggap ko. Ito yung natanggap kong bag. Ito yung binili ko.
clipper sa buhok. Then binigyan naman ako ng regalo. Salamat sa nagbigay nito. Okay, sir. Sir, thank you sa bigay mo sa akin. And then magandang wallet. Hindi ko alam kung magkano halaga nito. So, pag hindi mo magkano ito. Ah, leather siya. Parang device yata ito, no? Device, so... device nga. Kasi yung baligtaran. At alikuran. So, ang laman pa ay... mato, 500 to, 600. Ang nakalaman dito. Yan na. And then, ito pang bag. So, meron tayong bag na... okay. Ayan. So, dami-dami kong mga books. Dami kong books. Dito ko lalagay yung mga special books para sa akin. And yun yung mga binibili ko kahit saan, kahit kanina ng tao. Minsan, sa tao, sa junk shop, sa mga hingi ko sa kakakilala, magagamit ko siya. And, ayan po. Yan ang mga binibili sa akin. Bigay na bag. Dito ko lalagay yung mga books ko. And then, dito yung clipper, yung charger, yung cable, yun, yung pitaka na regalo sa akin ngayong December. Thank you sa nagbigay, and meron siya naman na 600 pesos. And then, bumili ako ng clipper, and then, blessing na rin dahil, nung nagpakalbo ko, ang dami kong dumating na blessing ha. And then, thank you for watching my vlog and sharing my stories. That's my story by Michael Arseno. And sa pagiging vlogging, marami akong natutunan yung dami yung dapat i-develop. So, kwento-kwento lang ako kung saan nangyari sa buhay ko. And, doon mo lang malalaman na every nag-upload ako kung yung mga pagkakabalaan ko sa buhay ko. Kung ilan yung nakasubscribe sa akin. And, papasalamat ako sa kanila. And then, mahirap maging vlogger kasi depende sa content, sa video mo, kung yung istorya mo. And ako, personally, and, kung ano yung meron ako sa buhay ko and kung ano yung ikasasaya ng buhay ko, yung sinishare ko, yun lang. And thank you for watching my vlog, and thank you sa mga nag-support sa akin, thank you sa mga nag-dong video, kay Lester, kasi naman sila, and 127 subscriber na ako, and mahirap siya ma-achieve, and talagang napakahirap. And then, hindi naman kagandaan yung vlog, and siguro dati yung time na mag-vlog ako, mag-vlog ko, para ang tao, pag nag-vlog ka, naka-cancel eh, naka-depende sa bawa, sensitive ka, depressed na depressed ka, makukuha mo attention ng viewers, pero pwede mas makuha yung attention ng viewers kapag ikaw ay in love na in love. Wow, meron kang isang tao na kapambihirang ganda, tapos paksakan ka ng pangit, paksakan ka ng pangit, pero napain love mo isang pinakamagandang babae. So, magkakaroon talaga ng views. Kakaroon ka talaga ng interesting yun. Paano napasawid niyo yung pinakapangat yun sa napakagandang babae yun? So, dalawa na. You're very emotional, depressed, wala na pag-asa sa buhay. Makukuha mo yung attention ng viewers. Then, kapag nagkaroon ng pangit na itsura, tapos napasawid mo yung pinakamagandang babae, isang foreigner, kakaroon ka lang ng viewers. Then, doon sa depressed, kailangan very emotional yung background music, very emotional yung content, so makuha mo yung viewers. Then, pag in love ka, yun din. So, isa pa, kung gusto mo makakuha ng isang attention ng viewers, ay yung mag-story ka na nakakatakot. Yung parang napaka-imposible na mangyayari sa isang tao na talagang bilang boom! Yung matatakot sila, bumbiging, bakit yun? Bilang nakakatakot talaga. Yun, so, makukuha mo yung attention. Start na, kunwari lang na merong biglang may lumabas ng multo, tapos ding! Talagay ang background music na nakakatakot talaga, nakakatindig balahibo. Yun. And, napakahirap talaga na gumawa nun kasi mag-e-effort ka ng background music. Eh, kung paano kung may copyrighted yun. So, magiging hati kayo dun sa ginawa mong video. So, ang hirap maging vlogger and hirap din makakuha ng subscriber. Yun lang. And thank you for watching. And salamat sa mga nagbigay ng vlog na magagamit ko sa akin. And thank you for watching my vlog. And that's my story. And goodbye and God bless po sa mga panood. Yun lang. And bye-bye.